So let me just return it. Mamaya ka na nga kasi magkukonsume ng time eh. Baka layasan ako ng mga viewers. Layasan ako ng mga viewers. Layasan ako ng mga viewers. Parang ang dami-daming viewers eh, no? So, the second item is... Hi everyone! Welcome sa YouTube channel ng Enticing Angel. At kung bago ka sa YouTube channel namin, don't forget to click the subscribe button. Ito lang siya, oh. Then, syempre, pahit ang notification bell para updated ka sa latest upload sa amin at pa-thumbs up para sa video na to. So for today's video, what I'm going to do is I'm going to share the products na nakuha ko, nabili ko, in-order ko sa... Madaming arte, no? Na binili ko at in-order ko sa Shopee. So... For this past few weeks, hindi na talaga ako masyado nagbibili online. So kasi medyo nagtitipid ako ng budget. So kasi medyo marami-rami rin akong gagastusin or ginagastos or binabayaran. That's why medyo nag-cost cutting ako for this year, for 2020. Kasi I am, tawag dito, meron akong sinaset na goal or meron akong gustong ma-achieve na by the end of the year is matapos na siya or at least mapasimulan ko na siya. So I'll just be revealing that once na meron ng medyo konting drawing at medyo may konti na siyang plano or katuparan. So for this one, ewan ko ba bakit ba talaga ang lakas ng hatak sa akin ni Shopee? Upon browsing it sa pinaka Facebook nga lang, nakita ko yung pinaka 2-2, yung double sale nila. So nagtingin lang naman ako, tinignan ko lang kung talagang may mabibili ako and... Talagang na-attract talaga ako, bumili na naman ng mga gamit-gamit at mga bagay-bagay. So I'll just be sharing all the products na nakuha ko and how much they cost at kung magkano ginawa ko para mas makatipid ako kumpara doon sa pinaka-regular price. So let us start. So siya po ay naka-wrap pa, as in wrap pa talaga siya yan. So this one is ito ata yung wallet kasi I really don't know kasi nakalock pa nga siya. So gugupitin ko pa siya. So for this one, sa hulma niya at sa hugis niya, mukha naman siyang yung wallet. So let me just open it para mas makasigurado tayo. Actually, 3 items lang naman yung in-order ko. So for, ayaw niya mabuksan. Ayaw niya magupit. Ayan. Ang lakas na love ko mag-unbox, no? Pero alam nyo, this one is not for me. Actually, pinabili lang to sa akin ng kasamahan ko. Pero the purpose is para makita ko na rin. So ito nga yung wallet. Ito nga yung wallet. Meron na kasi yung ganitong wallet. So nakita nung kasamahan ko and sabi niya maganda daw and he also wants it. So in order ko siya, I got this for 185 pesos. So 185 plus meron siyang shipping fee na... Actually, yung shipping fee niya is 100 pesos pero dahil ngayon ay 222 double sale, meron siyang voucher na free shipping. So, yung shipping fee ay it's only 50 pesos. So, all in all, it will be 235 pesos lang. So, kahit na paano nakatapid ako dun sa pinaka shipping fee niya. So, this is it, pansit. Ayan, ang nice. Ganito rin yung sa akin. So... Bailery. So, open lang natin siya. Ito yung pinaka-zipper niya, yan. Then, dito kasi ay, pwede kang maglagay ito ng pinaka-bills mo. Then, on the other portion, ay pwedeng ilagay mo yung pinaka, yung cellphone mo, yung kasya lang siguro dito mga ano, yung screen is almost 5, something ganon. So, kasya dyan yan. Then, close lang natin. Okay naman yung zipper, walang problem sa zipper. Then this one, open natin this portion. This portion naman ay pwede mong ilagay yung mga cards. Pwede ka rin dito maglagay ng mga bills. This portion. As well on... Wala pala dyan. Patawala ka, Glenn. So, this portion, yung mga cards pa rin. Yung nakapicture kung gusto mo. Then, mga ID holder pa rin dito sa may portion na to. So, marami siyang compartment, marami siyang lalagyanan. And, sabi ng mga kasamahan ko, yung mga co-teacher ko talaga... hindi daw siya mukhang 200 pesos lang or below 200 pesos para daw more than that pa. Then, by the way, meron nga pala siyang pinaka parang sling. Meron siyang pinaka parang handle. Eto, nakapasok dito sa may portion na to. Yan.
So, 235 pesos. Kasama na doon yung pinaka-product plus yung shipping fee natin. So, this will be the first item. So, let me just return it. Mamaya ka na nga kasi magkukonsume ng time eh. Baka layasan ako ng mga viewers. Layasan ako ng mga viewers. Parang ang dami-daming viewers eh, no? So, the second item is, ito siguro yung pinaka-soap. Ayan. So, JT Express. So, kadalasan, it's either JT Express lang, Ninja Ban, o kaya yung Lex ang pinag-deliver ko pag sa Lazada. Pero pag sa Shopee, Ninja Ban lang, saka JT Express lang. Kasi ayoko na sa Shopee Express, ayoko na sa Black Arrow kasi hindi sila ganun ka, basta, hindi sila ganun kagaling mag-deliver. O medyo na-delay. Ito kasi, actually, ay places nung Ados, nung February 2, dumating siya ng February 6, kakarating lang halos ngayon. So, this one, hindi pa ganito na ngayon si SCT. Siyempre, yung aking pinaka-paboritong soap. This one is only, ayan, mag-focus ka, ayan. This one is only 87 pesos kasi sa regular is almost double yung presyo niya. Presyo niya. It's 150 pesos. For this one is only 87 pesos. Sobrang tight niya. Pero siguro sabon lang naman to. So, I will not be opening it. Pero sige na nga. Sirain na natin itong pinaka-packaging. Ayan. Ang dami naman kasing tape. Pero sabi nga, para naman secure, di ba? Mas pag walang tape, magreklamo ka. Bakit ba ganun talaga ang mga Pilipino, no? Pag meron, ayaw. Pag wala, hinahanap. Something like that. Yung laging kabaliktaran. So, opening this one. So, ito yung pinaka-bar soap. Sa pinaka-box, handan yung pinaka-active ingredients niya. Also, yung direction and warnings. As well as, ano pa bang meron dito? Siyempre, yung manufacture date, January 2020, and yung expiration, January 2022. So, 2 years ang yung pinakasabon. Then, opening it, ano ba yung itsura ng pinakasabon? Ayan. Charan. So, dalawa actually siya. This one is the Gluta and the other one is the Kojic. So, combine sila. Pero pag yung chances na, deform. Pag ginagamit ko na siya at sobrang liit na niya, naghihiwalay na yung pinaka Gluta soap saka yung Kojic soap. So, okay pa rin naman. Pagkasabay pa rin naman siya. Bakit na-deform to? Siguro sa packaging, sa ano to, bago ipa. Kasi yung packaging okay naman siya eh. So, I only got 2 pieces. And this one is, meron siyang shipping fee na 30 pesos. So, bali 87 plus 87, magkano yun? Kulang, hirap naman ako sa math. Plus another 30 pesos. So, magkano nga ba yun? 80 plus 80. Ako nagulahan ako, 160 plus 14, 174 plus 30. 204 pesos. Sana ang tama yun, no? Nakakaya naman ng mga teacher pa naman kasi yung simpleng addition na nagulan ako. And syempre, yung last one is, saka lang, buksan ko na itong last one na to bago ko itaas. So, the last one will be, medyo malaki yung packaging niya. Ito ay galing sa JT Express pa rin, or ang courier niya, JT Express. Syempre, yung pinakapangarap ko na magkaroon ako, yon. This one. Yung ating ring light. So, gagawa ako ng separate review for this one, pero o-open ko lang siya just for you to have an idea kung ano yung pinaka-itsura niya. Pero I'll be having a separate review for this one, kung gumagana ba siya, kung ano yung itsura niya, ano yung maging effect niya. Sana nga lang talaga pag ginamit ko ito gumagana, no? Kasi sayang naman yung pinaka binay ko dito. And by the way, this one cost me, magkano ba it is? 100... Magkano nga ba? Nakalimutan ko na. 199 pesos. Tama. Actually, 199 pesos. Kasi ito ay, ang worth nito ay 349 pesos. Pero dahil gumamit ako ng voucher, which is nagbayad ako sa Shopee Pay, so napakaganda ng Shopee Pay. Try nyo yung Shopee Pay kasi ang daming voucher, ang daming discounts. So, I only pay 199 pesos. Tapos yung shipping fee niya is
30 pesos lang. So, this ring light is only 219 pesos. Ito ay 10 inches na. On a regular, ang pinakamurang nakita ko sa Shopee is ranging from 350 hanggang 400 plus. Yun ay ring light lang ha, walang kasamang stand. Pag may kasamang stand, it will be 500 plus o 600 plus. So, sobrang tipid na kasi half of the price halos yung nakuha ko or half of the price ang pinakabinayaran ko lang. So, mamaya lang malalaman natin or on the next video malalaman natin kung siya talaga ay gumagana at ako ba ay nakatipid o ako ay tinipid. Something like that. So, open ko lang siya. Ang dami namang tape. Ayan. Another issue is, ayan, makikita nyo naman, yung pinaka-packaging niya, yung pinaka-box niya, deformed talaga siya. Ayan. May mga dents, may mga lukot. So, mas nakakatakot tuloy para dun sa pinaka-item sa loob, lalo na kung siya ay highly sensitive, gaya nitong ilaw, ring light. So, pero tingnan pa rin natin yung pinaka-loob, yung pinaka... Napunit ko na siya. Pinuksan ko lang na ganyan, napunit ko talaga yung pinaka-ano niya, no? So, open lang natin siya. Upon opening it, ano-ano ang makikita ko sa loob. So, unang hila. So, this one, I have yung pinaka-cellphone holder. At mukha siyang matibay. Matigas. At mukha naman siyang okay. Then, also, meron din dito sa loob na yung pinaka-connector sa stand. And by the way, walang stand yung kinuha ko kasi ay mas mura pag walang stand. And meron naman akong tripod. So, pwede naman sigurong gamitin yung tripod ko for this one. So, yung tripod ko na lang yung gagamitin ko. Then, kung hindi siya kakayanan ng tripod ko, saan ako bibiliin panibagong tripod? Diba? Dobling gasos. Anyway, ito yung pinaka sakit nga ba ang tawag doon? Basta pinaka para sa stand niya. Then, syempre, yung pinaka yan na siya. Ayan na siya. Yung pinaka ring light. So, gano'n ba kalaki to? This is only 10 inches. So, sakop lang yung mukha ko. Ayan po. Sakop lang yung mukha ko. Yun lang. 3 items lang naman yung nabili ko from the double sale ng Shopee na 222. So, next sale sa 333. Antay lang kayo ng voucher. Antay lang kayo ng mga freebies doon. Yung mga promos nila. And... bili rin kayo. And that's it. Thank you for watching.